Tuloy-tuloyin natin ang salitang pag-asa. Ang salitang pag-asa tumutukoy sa panahon na darating pa lamang. Ang salitang pag-asa tumutukoy sa lugar na mararating pa lamang natin. Ang salitang pag-asa tumutukoy yan sa isang individual na uhubugin pa lamang. I will try to English that. The word hope pertains to a time that is yet to come. The word hope pertains to a place we are yet to reach. The word hope pertains to an individual that is yet to be molded. Para sa akin, ang kabataan Pilipino ngayon, hindi lamang dapat tawaging pag-asa ng bayan. Ang kabataan Pilipino ngayon, dapat maasahan na ng bayan. Hindi pagtanda ninyo, hindi pag-graduate ninyo, hindi pagmayaman o may pera na kayo, kung hindi kayo ngayon at dito mismo, dapat maasahan na ng ating inang bayan. Sa malaki man o maliit na bagay, dapat kumilos tayong lahat upang sa gayon makita at makamta natin ang matagal na nating mithiin para sa ating inang bayan, para sa Pilipinas. Sa darating na halalan ang hiling ko sa inyo, ipakita ninyo maaasahan kayo ng bayan at di lamang kayong pag-asa ng bayan. Angkinin na ninyo, angkinin na nating kabataang Pilipino, ang darating na halalan at ang darating na pamunuan ng ating bansa.